Ang pondo para sa pabahay manggagaling sa private sector at saka sa mga government financial institutions. Hindi na masyadong didepende ito sa pondo ng gobyerno o ng DHSUD. Yun ang malaking pagkakaiba nito dito sa mga nakalipas na mga housing projects. Yun ang nagiging dahilan eh para magkaroon tayo ng backlog, ano, yung pagpupondo. Ngayon, yung pondo nito ngayon manggagaling na sa private sector at sa mga government financial institutions. Tama po ba yun? Can you confirm that, Yusek? Sir Ray, tama po yun, pero dadagdagan ko lang ng kaunting paliwanag. So, traditionally po, kung dati ang ating housing production, bibigyan po tayo ng budget sa General Appropriations Act, i-divide po yun kung magkano po ang cost per housing unit at ang magiging produkto nun, yung number of units na mapoproduce. Medyo iba na po ang ating approach ngayon. No? Kadamihan po yung kalakihan, yung pera na gagamitin natin to development, yung for housing construction, manggagaling po sa ating mga GFI investable funds, kagaya po ng Pag-ibig Fund na siya po naglaan na po ng 250 billion pesos para po dito sa programang ito. At naka-MOU rin po tayo sa ibang mga GFIs para po kung kukulangin, sila naman po ay sasalo. At papasok po dito ang investments ng private developers at private contractors na siya pong magtataya rin po dito sa ating programa. Pero maiiwan po, Mr. Ray, Sir Ray, yung pong tinatawag natin na interest subsidy, no? Yung interest subsidy, interest support, yun po manggagaling pa rin po yun sa General Appropriations Act, manggagaling pa rin po yun sa budget. Kumbaga po, yun po ang taya naman ng ating national government para po mas maganda ang financial sustainability nitong ating programa at para po gumanda ang affordability levels ng ating mga beneficiary. So tama po tayo. Yung housing construction, ang pondo po niyan, manggagaling po sa private investable funds ng GFI at ng private sector. Subalit, para masundo po yan at to ensure the affordability levels of our program, papasok po yung interest support na manggagaling sa national government through the GAA. At tayo po ay natutuwa na para po sa national expenditure program na aaprubahan po sa taong 2024, ay kasama na po programa na po, may bahay na po, may line item na po sa budget, yung tinatawag natin na interest support, housing interest support para sa 4PH program. May support rin. Just to make the prices affordable, ano po, na yung nababanggit ni Yusek. Alright. Yes, sir. Tama po yun. Kasi po, kung kunwari wala po tayo ng interest support, babayad po tayo ng market rate na interest. Kunwari po nasa 6% siya. So, yung pong inyong inutang, i-amortize natin, lalagyan natin ng 6%. Ngayon po, ang ating programa nasa 1%. At makikita po natin, ito po ay parang monthly ayuda para mababa ang monthly amortization.